dito nga sa interview ni Isaac Humphries ay may mga ilang bagay na nasabi ito tungkol dito kay Kai, gaya na lamang ng excited na itong makilala pa ng gusto at makasamang maglaro si Kai para sa team ng Adelaide 36ers. Pabiro rin nitong nasabi na araw-araw nilang pahihirapan si Kai sa kanilang practice at kasama niya si Daniel Johnson na magpapahirap dito kay Kai. Maganda naman ito dahil na rin sa lalakas pa si Kai kapag sina Isaac Humphries at Daniel Johnson ang makakasama niya sa practice at mapipick up kaagad ni Kai ang laro ng dalawa pang bigs ng Adelaide 36ers. Kung titingnan natin ay malakas maglaro si Daniel Johnson at si Isaac Humphries dito sa NBL Australia. Sa mga players ng Adelaide ay sina Kai, Daniel Johnson at Isaac Humphries ang pwedeng magpalitan sa center at forward position dahil na rin sa ang height ng tatlong players na ito ay dalawang 6'11 at isang halos 7'4 na Kai Soto. Madaldal ng konti si Isaac Humphries at mukhang magandang katim ito dahil open ito at gustong gusto rin itong nakikipag-usap sa kanyang mga katim na kung saan masasabi natin na isa ito sa magandang katangian ng isang teammate sa basketball dahil mas lalo pa kayong magkakaintindihan lalong-lalo na sa laro kapag madalas kayong nag-uusap. Mahigit sa dalawang buwan pa bago ang official tip-off ng NBL 22 at mukhang sakto lang ang oras na ito para makapaghanda ng gusto si Kai Soto at ang Adelaide 36ers. Nagpapasalamat naman si Derek Rucker na isang basketball trainer sa Australia sa dalawang players ng Adelaide 36ers na si Kai Soto at Muhawi King dahil na rin sa pagtulong sa mga aspiring junior basketball players sa kanilang pagsasanay. Ang isang inaabangan natin ay ang practice session ni Kai Soto kasama sina Daniel Johnson at Isaac Humphries dahil na rin sa ang dalawang players na ito ang pwedeng makatulong dito kay Kai para matutunan kaagad niya ang style ng laro ng Adelaide 36ers at para makapag-adjust na rin si Kai at malaman nito kung ano ang mga bagay na kailangan niyang gawin para mapalakas at matulungan niya ang Adelaide 36ers na makakuha ng panalo dito sa NBL 22. Sa isa ring podcast ay nasabi nila na isang win-win situation ang paglalaro ni Kai dito sa NBL Australia at lalong-lalo na para sa Adelaide 36ers dahil na rin sa mas lumawak pa ang fanbase ng 36ers at nakakuha ito ng mga supporters mula dito sa ating bansa dahil na rin kay Kai. Para naman sa ating pambato ay may pagkakataon ito na matutunan ang sistema ng Australian basketball na hindi rin gaanong nalalayo sa sistema ng European basketball at tandaan natin na pangatlo ang bansang Australia sa pinakamagaling na bansa sa pagdating sa larangan ng basketball at karamihan sa mga players ng Australian National Basketball Team ay naglalaro rin dito sa NBL Australia. Kaya maganda na dito naglaro si Kai dahil makaka-experience ito ng basketball na mataas ang level ng kompetisyon pero kailangan rin ipakita ni Kai na makakatulong ito sa team ng Adelaide 36ers para bigyan ito ng mahaba-habang playing time. Yan na muna para sa video nating ito at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell. Abang lang kayo sa channel natin at kukunin natin ang mga bagong updates sa NBL stint at practice ni Kai. Hanggang dito na lamang para sa video nating ito and God bless sa ating lahat.